Ito na ang claim to fame nung naturang kahalik ng Jerry. Hindi raw nila alam na kinukunan sila. Wee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 e
Yung actor na lang, bigyan mo naman kami ng clue. Para siyang taga-probinsya. Pag binanggit mo yung pangalan niya. Ay, si Makin. Ah! Ano yun? Kasi alam po may pinagdadaanan si Kim. Kimi po ang pinariringgan niya dyan, daddy niya, Joey De Leon. May mga bashers na naman na po. Kumikita ka tapos hindi mo iparito kay ilong mo, Matias. Ha? Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ang lagi niyong hinihilig sa amin. Chichika mo na! Nandiyay! Oy, nandiyay sa Miss Calibrena! Parang enjoy niyo sa dadagukan ngayon. Ayaw mong mag-last day. Pwede mo pala naman daw siya itulak from behind. Parang mag-ganon-ganon. Ganon ka pa. So ay katulad ng pinag-uusapan niya, hindi pa? Hindi pa rin maputol-putol ang usapan, yung issue. Oo! Yung kay Jerry Gonzalez. Ayaw mamatay-matay. Oo, mag-ganon-ganon pa si Mariana ganyan, oo. Gumaganon pa rin ang balita tungkol kay Jerry Gonzalez na. Actually, isa lang naman ang tanong nila, Loy. Kung bakit putol ka sa frame. Ay, putol ba? Usog ka kasi. Parang hindi natin nakikita yung sarili natin. Hindi, yung pinag-uusapan, Loy. Na tinatanong nila, ano bang indie film? Noong 2020. Oo, ano nung title? Kasi nga, ayan nga siya, may nagtataka yung mga tao. Saan ba ito pinalabas na pelikula o hindi filman ito? Oh. Yung nakikipaglalaplapan si Jerry Gonzalez sa isang bading. Oo. Oh, oh. Na nag-kiss sila, di ba? Tapos parang nag-proposal pa yata. Yes, merong matching na rings. Oo, ganyan. Disco. Oh, kaya nahanap nila. Oh. Nung kung 2020 ito kinunan, anong title daw ng movie? Hindi naman masabi. Ang sabi nila na ay na-shelved daw ito. So, ibig sabihin hindi natuloy. Pero ano ang title? Bakit walang makapagsabi? Oo, pero may nakarating sa atin, Loy. Ha? Ano sabi, Nay? Diba? Just more. Oo, ito na nga. Ano sabi? Sinabi lang daw na indie film. Oh. Pero hindi rin hindi film yun. Ha? Sabi ko na may halong katotohanan yan eh. Ano daw yun, Nay? It happened in reality. Okay, in reality. Oh my gosh! Sa totoo! Oo daw ha. Ewan ko kung totoo to. Pwede rin naman itong pabulaanan ni Jerry Gonzalez, no? Oh! Yung matanda daw kasi, producer yun. Oh, okay. Producer. So parang nag-uusap sila ganyan. Tapos, ayun nga, nagkakunwa-kunwarian sila. Ah, kunwa-kunwarian? Oo, kunwa-kunwarian lang daw ba, sabi nga nun. Yung mga shot na gano'n. Bakit daw inalaw ni Jerry Gonzalez na ito ay lumabas? Ang, ito na ang claim to fame nung naturang kahalikan daw ni Jerry. Oo, ano daw? Hindi raw nila alam na kinukunan sila. Kailan ito nangyari na? Recently lang? This year. Oh my God! This year daw. Ayan, Diyos ko. Hindi 2020. Hindi! 2022! Kasi yung 2020 na sinasabi, yun talagang kitang-kita natin. Vision yon, 2020 vision. Ha? Mata natin. Malinaw mata. Sana mo! Kaya kung mapapansin ninyo, merong bitterness sa amin. Ha? Dahil? Dahil, yun nga, ang swerte ng matanda. Ay! Nakakaloka. Ay, paano yung matching na rings? No? Parang ang laki ng bato ng mga singsing. Laro-laro ng ganon. Kung etchosan lang, kung drama-dramahan lang, bakit match yung ring? Yan na nga.
eto naman nga, sabi ng source ko pa, baka daw talaga namang inalaw ni Jeric. Kasi, sabi ng aking source, eh, noon pa naman na-link sa bading si Jeric. Hindi ko alam kung na-link o nagkaroon na ng relasyon. Nagka-gay lover na siya. Oo. Kaya daw parang yung eksena, eh, parang mani-mani na lang kay Jeric. Ganyan. Not yun ang narinig natin. Parang ganyan. Pwede rin naman itong i-deny ni Jeric. Nakakaloka. Ayan na naman. Nabuhayan na naman tayo dun sa sana all. Asan ba yung lang yan? Parang pinagtatawalan tayo ni Renanay. Parang pinagtatawalan tayo ni Renanay na naiingit tayo dun sa ano, gay lover. Naku, Diyos ko. O ayan, ayaw mo maingit tayo kaysa man sa itsura niya tayo maingit. Hindi na ba niya ako rin kasi hindi? Gusto ko. May jowa ka na, no? Oo nga. Kuya, ikaw din ako, may jowa din ako. Ha? Oo, asan ang Jeric si Lloyd eh. Ano? Pero alam mo, hindi, sa totoo lang, normal naman eh. Ewan ko, ayoko sabihing normal. Gusto baka sa gawin naman ng iba. Pero sinasabi ko nga rito, Loy, eh, kwapo eh. Ha? Diba? Oo. Kung tsaka yan, hindi malalapitan ng bading na yan. At tsaka hindi lang naman yan kay Jeric nangyari. Ha? Kanino pa? Sa iba din nangyayari yan. Gaya nino? Gusto mo isa-isahin ko? Oo. Oh. Oh. Sino? Si ano? Ayoko. Ha? Nagbida na yun eh. Ha? Oh my God! Nagbida eh. Ha? Nagbida eh. Natumulong. Ay! Ganyan na nga! Oo. Initials! Ay, naku. Nagsisimula sa capital letter. Ay, ano na nga. 26 na naman yung isipin ko. Nagsisimula sa CL. Ha? Yes. CL? Yes. Capital letter. Simula sa capital letter. Ah, kaya CL, CL na. Isip pa naman ako ng isip kasi yung artista yung CL. Oo, oh, oh, hindi. Ano yan eh? Ano ba to? Diyos ko, si Jeric talaga binigyan pa ako ng ano. Ha? Ng assignment. Anyway, eh, normal na yan, Lon. Normal na yan nowadays. Yan nga lang, hindi nila isinuso publiko. Oo, lihim lang to. Oo, sikretong malupit lang yan. Yes. Kasi nga, yung iba, pwede silang i-judge. Oo nga. Bakit? Ay, bakit pumatol sa bading, tapos i-judge sila. Tapos, pwede rin ikabagsak ng karir nila o ikababa ng premium nila kapag nalaman ng mga tao na meron silang jowang bading. Eh, naku naman. Pride month pa naman ngayon na, eh, di ba? Oh. At patuloy ang pinaglalaban natin na equality for all. Oh. Di ba? Lahat po may karapatang mahalin at magmahal. Oh, dahil sa Pride month na sinabi, ayoko nang ilituloy yung blind eye ko. Ha? Ano ba yun? Sige na. Take pride. Hindi, naloka kasi bigla ko naalala yung isang ano, gwapong actor. Oh. Na ano, na parang na-evoke siya. Oh! Na-evoke siya. Tapos pumunta siya sa isang hotel room. Oh! Tapos naloka siya. Sa hotel room, kailangan niyang mag-blindfold. Ah! Blindfold siya. May ano? May drama? Eh kasi nga, nandun na yung ano? Yung? Nandun na yung personalidad na bading. Ay! Isang personalidad na bading nandun. Oh. At ano, Diyos ko, diliman Quezon City. Ang drama? Oo, madilim. Diliman na nga, tapos naka-blindfold pa. Oo. Ayaw na ayaw naman yung makakita or makita siya. Hindi, ano lang, yung ano lang, parang silhouette na. Ay! Ng lampshade, ganyan. Ay! Oh. Oo, pagdating dun sa loob, Diyos ko. Ay, naku. Tapos, sino po ito? Sabi ko, ay, baklang-bakla ang bola. Sino po ito? yan yung binuking, ha? Baklang-bakla ang bola. Sino po ito? Sabi ng bakla. Ang mag... Ha? Yes po. Sabi? Ako yung kuya. Hindi ko, kasi bakla ang sinabi. Oo. Hindi mukhang bakla. Bakla. Hindi, ito yung nga yun. Kaya nakapiling ang mata niya. Para wala siya makita na kahit yung anino. Ganun.
Tapos pag pagpasok niya, nagsimula na ang lahat ng seremonya. So, inatid lang siya na hindi. Ah, halika rito. Dito tayo, dito tayo. Ay, hindi naman yan si Kuya, ha? Hindi si Kuya ang naghatid, ha? Hindi, kaka. Hindi man ba din si Kuya? Hindi. Kasi yung taga-hatid. Kasi kung si Kuya yun, alam mo, ha? Sa mga ganitong pagkakata, ito'y aking samanta na. Ha? Pero kung ako sa'yo, halika na rito. Ha? Sa gilid ng kama. Ha? Dahil magsisimula na. Ha? Ang ating seremonya. Ha? Huwag ka rin si Kuya yun, ha? Oo, pagdating doon sa gilid ng kama, hindi gumano na yung ano, yung actor. Tapos ano, higa ka na. Ay, sorry si Kuya. sorry. Higa ka na. Ha? Sige sa Melgas? Hindi. Sabi ko na, ikaw yan eh. Hindi, talking from your own experience eh. Iniiba yung boses. Higa ka na, no? Ha? Sabi simulan na natin to. Ha? Huh? Sabi? Eh na. Lumapit na sa kanya, Loy. Ha? Huh? Tapos... Paano nakalapit na kapiring? Kaya lumapit ganun-ganun kasi... Kinapaka pa? Hindi. Inalayan niya dito. Tapos inawak-awakan siya ganyan. Tapos sinubala na siya unti-unti. Tapos yun, nung tumambad na sa kanya yung armas. Ha? Armas gadon? Oo. Wow. Tapos yun na, lumiga na siya. Pagigang ganun, tapos ay, Diyos ko, maloka ka, Lord. Talagang ayaw niya talagang mabosesan siya. Ng personalidad. Anong ginawa? Siyempre, nung sinimulan na niya ang seremonyas, yung inahalik-halikan siya, ganyan. Siyempre, ano na, sumaludo na. Ha? Siyempre, sumaludo na yun. Nag-flag racing ceremony na? Oo, sumaludo. Pag anong ganun, Diyos ko. Ay, Diyos ko, tayo, maloka ka sa, dun sa gay personality. Ano sabi? Single portion. Yes, oo. Sabi ganun. Plok-plok. Ha? Pati yung tunog ng ano. Hindi ba rin yung tunog? Ba't nangyari yun? Ang hirap! Hindi ko rin mabusisan. Pati yung tunog. Ang tao ba yan? Hindi nga. Ang haba-haba, nakakalong. Hindi nga, yun na nga yun, nandun na siya. Nandun na siya. Hanggang sa makaalis siya ng hotel room, hindi pa rin nalaman kung sino yun. Yung gay personality. Na, Diyos ko, no? Hindi na po, Diyos ko. Tama lang, gandun lang ang blind eye. Ha? Sino to? Clue. Sino si gay personality? Clue. Clue kay gay personality. Alam mo, Loy. Ha? Si Kuya. Alam mo, Loy, sa mga ganitong pagkakataon, hindi natin ibinubunyak ang pagkakakilandan ng karakter sa kwentong ito. Huh? Eh, Kuya, yun na lang ano, yung actor na lang. Bigyan mo naman kami ng clue. Ay, naku. Matipuno ba to? Ay, naku, Diyos ko, alam mo naman. Diyos ko, alam mo, parang yung, parang siyang taga-probinsya. Ah? Oo, pag binanggit mo yung pangalan niya. Ah? Parang taga-probinsya. Talaga? Yes. Ay, sumakli. Ah, ano yun? That's another clue. Ano yun? Hindi ko masyado mag-guess. Hindi mo sumakli. Ano yun? Taga-probinsya, tapos may sumakit. Tapos... Kuya, napapanag-bed sa teleserye? Kasi nungaling, wala kayong TV. Kuya, hindi ka nakakanoon. Napapanood yata sa teleserye. Hindi ka nakakanoon. Kung dapat nagbibigay ng clue. Ayoko naman. Pero Kuya, yung first letter ng pangalan niya, at saka first letter ng last name niya, tapos pinagsama mo, parang bagit na ng pangalan? Ha? Naintindihan mo ba yung sinabi niya? Nye.
standards ko rin. Ang gulo nung ano. Oh, oh. Lalo ko nahilo. Lalo ko nahilo. Sasampalin ko si Brenda eh. Akala nila yung binabanggit mo, yun ang tamang sagot. Sasampalin kita yun. Eh. Mali ba yung sagot ko? Ewan ko sa inyo. Basta, alam nila, ito lang yan. Siyempre, tayo ay nakikimarites lang sa mga ganyang bagay. Mm. Lahat naman tayo merong kalansay na itinatago. Siyempre, dito sa showbiz, mas talagang pinag-uusapan yung mga nalilink na sabading. More than nalilink na yung babae nalilink sa kapwa-babae. Diba, Doy? Eh kasi parang big deal. Isang gwapo na pinagpapantasyahan ng mga kababaihan. Eh bigla na lamang malilink or may involve sa isang bating na mayaman. Siyempre, Loy, dito sa industriya natin, di ba, ginagamit din naman ang mga actors to. Ang fest nila. Ang karamihan naman ng mga gwapong aktor, di ba, marami talaga nagpaparamdam sa kanilang bating. Oh, yung mga indecent proposals, no? Marami silang tinatanggap na ganyan. At depende na lang sa kanila kung paano nila ito i-entertain or dededmahin. Dahil, Diyos ko, ilan na rin mga actors ang kakilala ko na talagang nagtatapat sa akin na may mga ganyan sila. Kaya, ewan ko, parang normal na yan sa industriya. Nagiging big deal lang pag nabubuko. Ayun. Yun na. Kaya yung clue na yan, Mrena, ha? Hanggang dyan na. Ha? Parang alam ni Mrena, ako hindi ko alam. Ha? Parang alam ni Mrena, ako hindi ko alam. Kasi galing sa kanyang blind item. Ito ano lang mag-believe yung blind item. Pero alam mo na, feeling ko hindi pa rin mamamatay yung balita na yan. Oo, maraming pang lalabas, maraming pang hanggat may gwapo, hanggat may bading, may ganyang balita. Oo, pero hindi, lalo dito kay Jerry, hindi pa dyan nagtatapos yan. May aabangan pa tayo dyan. Ito na nga ang aabangan natin, Doy, dahil na viral na. Split na raw itong sina Jerry Gonzalez at Rabia Mateo. Yan nga yung sapantahan ng marami dahil nga nag-unfollow na sila sa isa't isa sa Instagram. Maging itong si Rabia ay nako, pinagtatanggal na. Dinilit na lahat ang mga retrato nila o yung mga post na kasama niya si Jerry Gonzalez. Nako, nakakaloka, hindi ba? Balita natin ay pamatay yung sampal na natanggap ni Moy. Oo. Yung ano, artista na ngayon na dating ano, assistant ni Piol Pascual, di ba? Ang comedian na si Moy Marcampo. Oo. Dahil ba, diba, na-chika niya doon sa isang yung interview, yung hindi niya makakalimutan na experience sa isang artista, kapwa-artista. At yun yung walang iba, nung nasampal siya ni Pilar Pilapil sa isang eksena. Pero, hindi patid. Rehearsal pa lang. Sinampal na daw siya. Pero hindi nagpatinag ang ate mo. Kinonfrontan niya si Miss Pilar Pilapil. At sinabi niyang ganon, hinahinay naman daw. Kasi wala pa naman daw sinasabi sa direct na take na. Pero bakit naman daw tinutuo yung sampal? Namula daw yung pisngi niya. Parang natanggal yung mga ngipin niya. Oh my God. At sinagot daw siya ni Pilar Pilapil na, hayaan mo na. Marami ka pa namang ngipin. Ha? Totoo ba yun? Ha? Talaga ba? Normal ba yun, Nay? Na yung sa mga gano'ng pag-eksena na sampalan, rehearsal pa lang, totohanan na? O nag-power trip lang yung si Miss Pilar Pilapil? Depende kasi yan eh. Kung gusto nung ka-eksena na gawin mo na sa akin yung sa rehearsal para ma-feel ko na. Pwede yun. Pwede yung gano'ng rason. Pero sabi nga ni Moy, hindi niya alam. Na totohanan na? Na tinotoo. So dapat yun, ipinagpapaalam ni Tita Pilar kay Moy na ito rehearsal pa lang to pero tututuhanin ko na. May bubusina muna. Ngayon, pag pumayag si Moy, yun, maiintindihan natin, kaya pala sinampal kasi pumayag si Moy na rehearsal pa lang, iparamdam na sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi dapat ganun. Kasi sa rehearsal nga, di ba, pag auto sigawan tayo dito, ha? Sa eksenang to, ha? Pero siya,
ang bulong lang ng singaw nila pag rehearsal. Kasi mauubos yung boses nila. Pag rehearsal pa lang, binigay na niyang todo yung boses nila. Diba? O kaya nag-anon sila, nagpambuno na silang ganyan, rehearsal pa lang, nag-aaway na. Hindi talaga yung ginagawa ng mga artista. Hindi ko lang alam kung anong gustong patunayan ni Pilar-Pilapi kay Moy. Kung bakit silang pansa. Parang bagabog. Kasi meron namang mga veterano na gusto nilang bigyan ng souvenir yung mga baguhang artista na hindi nila makakalimutang tagpo ng buhay nila. Ay. Na, ay, alam mo yan, Diyos ko, minura-mura ko yan. Ngayon, best friend ko na. Yun, parang naggagawa sila ng history. Na, ito, gagawa ko to si Lawyer History. Sa sabunutan ko to. So, hanggang pagtanda mo, ayan, sinabunutan ako niya nung araw. Ngayon, gawin niya sa akin. Di ba? Mga ganyan, di ba? Kaya, dapat, yung mga veterano din, sa lahat ito, generally speaking, para igalang tayo ng mga baguhang artista, eh dapat ay mismo magsilbing role model nila. Tama. Para gayahin tayo, hindi yung ganyan, no? Eh paano kung si Moy pa na, nabalitan? Si Moy ang gumano. Ay, kay Pilar-Pilapi. Kay Pilar-Pilapi. Ba't mo sa akin ang ginawa? Anyway, ito na mo yan, naikwento tuloy ni Moy. Ibig sabihin, nagmarka sa utak at puso niya yan. Yeah. Oo. Pero sa mga bagong artista, ha, huwag kayong papayag sa kanya. Sana okay na sila, no? Oo. Ilaman ng ano, dapat okay sila. Oo. Ewan na mo, kuya. Huwag din, nasampal din ako eh. Sampal ka? Rehearsal? Opo, kuya. Huh? Artista? Artista, Mamaloy. Opo, Mamaloy. Sino? Bakla po yun, Mamaloy. Ha? Bakla? Tsaka nakapolo na pink. Ha? Huh? Polo na pink? Ano ba ba? Tsaka Mamaloy, yung inong niya, medyo... Hoy! Ano, sandali, ah. Sandali. Sandali, Mena. Tumigil ka dyan, ha? Mena, seryoso ka dyan? Parang wala natin di mamay yung mga kulong mo, Mena. Seryoso ka dyan? Naisip ko agad kung sino. Pagtatanggol ko sana eh. Okay lang naka-ano, bakulan, bakulan, ano. Narate ako doon sa ilong. May mga bashers na naman na. Sasabihin na naman na kumikita ka, tapos hindi mo iparito ang ilong mo. Ha? Ha? Ayun naman sila. Mas affected sila sa nose mo kaysa sa'yo. Ay, meron na isigip affected na kumukhang isang tao dito. Super affected. Why? Dahil nga nagpo-post siya ng mga rants niya tungkol sa isang tao na parang tingin natin, kapamilya niya dahil dun sa mga description na sinasabi niya. Ito si Kimpi de Leon. Bakit? Ito nga, na ikamakailan. Nagpo-post siya na parang nagpaparinig si Kimpi de Leon. O, ano sabi niya? Ito na yung nasusulat. Basa. Ayan, unang post niya, Nay. Mula nung nag-umpisa ang pandemya hanggang ngayon, wala na palang ibang tutulong sa'yo kundi ang Diyos. Sarili mo, ibang tao, at ilan na tunay mong kaibigan. At kung sino pang inaasahan mo, siya o sila pa ang deadma at walang paki sa'yo kasi safe sila and they have everything in life. Needy ka man lang maalalang tanungin kung buhay ka pa ba? Kung may kailangan ka? Kung may kinakain ka pa ba? Kamusta kalagayan mo? Kung okay ka lang ba? At kung kamusta ka? Ngayon ko lang napatunayan na kanya-kanya na pala talaga ngayon. Wala nang paki sa'yo. At least alam ko na talaga ngayon. So be it. Sabi niyang ganon. Pero hindi doon natapos, Nay. May fresh na post. Ano? Eto naman, pinaka-latest. Sabi niya. Basa. Patawarin ako ng Diyos. Minsan lang ako magsalita, pero sorry.
Tama na! Teka, teka, si Chris Aquino yan eh. Ha? Si Kimpi nagsasalita, Chris Aquino ka. Ay, kung Chris na ba? Oo. Teka, o, babalik ka. So, Pilar Matay. Pilar? Ayaw. Pilar Matay. Ayaw. Bakla yun eh. Tapos yung ilong. Ay! Wow, ang tawas ang ilong mo. Ang tawas naman ang ilong mo. Ginaya mo lang si Rena. Tawas ang ilong mo. Hayop ka. Ginaya mo lang si Rena, Nay. O, tapos. Patawarin ako ng Diyos. Minsan lang ako magsalita, pero sorry. Tama na. Nakakapagod at sawa naman ang himig. Kitang-kita naman sa ugali at pagkatao. Huwag nang mapagpanggap. Deadman na lang, since ganyan naman gawain nyo, natitiis nyo ang tao. Makakaalala lang kayo kung may okasyon? Pero kalagayan ng tao, di nyo naalala kung ano na, etc. Talaga ba? Salamat na lang at masaya naman buhay ko. Kita naman. Pasalamat na lang kay lahat na sa inyo na wala kayong pinoproblema at inaalala sa araw-araw. God bless na lang. Diyos na bahala sa akin. Wala nang iba. Ganun. Parang dami-dami niyang bubog, no? Dami-dami niyang hugot, Nay. Sino kaya yung mga tinutukoy niyang tao, Nay? Mga kapamilya kaya na yun? Ah, hindi ko alam kung kapamilya o kapuso yun. Ay. Or kapatid. Ay! Joke. Alam mo, feeling ko itong si ano, ha? Si Kimpi. Hmm. Oo. Pag nag-iisa yan, yan yung mga naiisip niya. Kasi alam ko may pinagdadaanan si Kimpi. Hmm. So, parang siya nag-self-pity? Minsan may ganyan si Kimpi. At saka feeling ko, ang pinariring ganyan dyan, mga kapamilya niya nga, si daddy niya. Pwedeng daddy niya? Pwedeng daddy niya, pwedeng kapatid niya, pwedeng yung stepmom niya. Ay? Bakit? Ba't sila? Pwede hindi niya. Ha? Balik ako sa... Ang dali mo naman pala kausap. Hindi, feeling ko daddy niya. Ay, bakit? Daddy. Pero alam mo, nung binabasa ko siya, parang pumasok din sa isip ko na baka nga daddy niya. Daddy niya. Feeling ko daddy niya. Kasi, di ba, sa mga hindi nakakaalam, Kimpi at si Chini De Leon ay magkapatid. Sila ay anak ni Joey De Leon na una. Okay. Kay Miss Daria Ramirez. Mm. Tapos, ang sumunod naman na naging asawa ni Joey De Leon ay si Aileen Makapagal. So siguro sila may mga 40 years na nagsasama. Wow, ang tagal na. O, ilan na rin yung anak nila at may apo na rin sila. So hindi ko alam kung may hidwaan ba sa pagitan ni Kimpi De Leon at ng asawa ni Joey De Leon. Or si Joey De Leon mismo, tsaka si Kimpi, may hidwaan ba? Kasi, alam mo ah, sa pagkakaalam ko kasi, si Kimpi yung tipong inilalayo yung sarili niya. Sa mga taong alam, feeling niya, eh, hindi siya mahal, pero ang totoo, mahal naman siya. Ganon. Kaya, feeling ko nag-ano dyan si Kimpi, nag-emote lang. Kasi yun ang feeling niya, yun ang nararamdaman niya that time. Pero sa totoo lang, di ba, huwag yan ang maramdaman mo kasi hindi totoo yung nararamdaman mo. Eh, di ba, yung iba minsan, hindi, ito talaga nararamdaman ko. Pinili na nilang maramdaman malungkot, mangulila, mabuisit, magalit, di ba? It's a choice. Okay. Alam ko kinukumusta si Kimpi ni Joey De Leon, kanyang ama. Oo. May mga pagkakataon lang na hindi sinasagot ni Kimpi. Huh? Yung tawag o yung text. Huh? Oo, di ba? Ito na naman yung moment na nag-iisa si Kimpi. Ayaw niyang sumagot ng kahit sino. Ini-eliminate kayo sa sarili. Oo. Yung gano'n. Kahit siguro kay Chini, minsan nagtatampo si Kimpi. Pero ang feeling ni Kimpi, hindi siya mahal ni Chini or ni Joey De Leon. Pero totoo, mahal siya. Gusto lang niyang paniwalaan yung nararamdaman niya. Kasi pag mga ganyan nagrarant, ibig sabihin hindi sila nag-uusap. Tsaka yung hindi kinukumusta. Pag, kunwari, ba't hindi niyo malako kumustahin? Minsan yan ang dyan ako nabubuisip eh. Bakit? Eh, ba't hindi mo ako tinawagan? Sasabihin sa akin ni Ernelyn. Hinihintay ko yung tawag mo eh. Tapos ano lagi mo sagot?
alam mo, kung ikaw ang nakaalala, ikaw ang gumawa, ikaw ang tumawa. Tama! Pag akong nakaalala kay Ernie Lynn, ako tatawa. Tama! Diba? So dami lang iniisip ko naman, Ernie Lynn. May isip ko pa bang maisip ka? Diba? Since ako naisip mo, ako yung na-miss mo, ikaw ang tumawa. Oo. Pag hindi kita sinagot, sa text o sa calls, yun na, makabigyan kita ng karapatang magdamdam. So, itintigyan nun din. Yung ganyan ba na, yung mga ano, parang part din ba yun ng ano, mental health issues? Yes. Ah, oo, okay. Feeling ko. Kaya dapat i-address yan talaga ni Kimpi. Kasi may ganyan si Kimpi noon pa. Tsaka yun nga, di ba, lalo nung pandemya na ituro sa atin that no man is an island. We have to reach out, di ba? Yes. Nagtigintayin tayo, ano, pag kailangan natin ibang tao kausap or hindi man tulong, di ba, kasama lang, yes, tayo na yung mag-reach out. Correct. Pero alam mo, kuya, naitindihan ko si Kimpi eh. Kasi ako, kahit kinamusta ko na, binati ko na, kuya, nakakaano, wala man ang paramdam, wala paramdam, kuya. Kahit alam na galing ibang bansa, wala man ang pasalubong. Kahit nakikita na ako sa harap-harap niya, wala man ang bigay, chocolate, cookie. Ako na naman to, mga. Wala ka ba mga pasalubong? Ba't kami lahat meron na? Dahil dyan sa inuubliga mo ako, ang bilis niya ng pasalubong, manigas ka. Since hawak mo yan, ito na lang sa'yo. Nakaloka. Pwede ka naman tumawag, pwede ka mag-text. Talaga na dito mo sa sarili. Papayain mo ako, Mrena. At saka ngayon ka pala naman nakasama ni Nanay. Ikaw naman, no? Ang laki pa naman nung nakabalot doon, Nay. Ayos ko. Ang office mo? Saan? Di ba may malaking balot doon, no? Sabi ko, pa kanino kaya ito? Swerte naman na makakatanggap nito. Sinili pa yung opisina ko? Oo, doon kanina. Di ba nandun na pagpasok ko nung nalano, hinanap kita. Sabi ko, bakit meron pa natin dito package? Oo. May malaking package doon. Yung dumating yung malaking paka. Nakalagay pa naman doon, Morena. Naku, ito para sa akin na naman si Morena. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Kung hindi po natin yung subscribers, ano naman po, mag-subscribe na po kayo. I-click nyo na po yung subscribe button dyan sa ibaba. At kung naibigan nyo po yung aming episode ngayon, huwag nyo po kalimutang mag-comment below tungkol sa lahat ng pinag-usapan namin today. Dahil nice namin marinig ang inyong mga saloobin at komento. Binabasa po namin yan. At syempre, i-click nyo po yung like button. At huwag kalimutang i-click ang notification bell. Pag kayo unang-unang manonotify, meron kami latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya yung channel. Yes! Sana po mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At saka po sa ibang pa pong social media accounts. Syempre po, sa Twitter, sa Instagram, at saka sa Facebook, at TikTok na rin po. Mama Loy po lahat yan. Ayan. At ang aking YouTube channel po, at Mirna po, subscribe naman po, M-R-E-N-A, yan. Yeah. At syempre pa, ang Audience Inspires na po, controversial na yung pinag-uusapan nyo sa aking two-on-one interview with Clipper and Blessed Montero. Wow! Ang mga jowa na naging tatay at nanay at the age of 14. Wow! Nakakaloka ang kanilang kwento. Manoorin niyo yan sa OGDS Inspires, ha? Yeah. At syempre pa, ito po ulit ang inyong lingkod. Papawasin OGDS, wala niyo nasasabi. At nagpapaalala sa inyo na, kung gigising po tayo itong umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang gigising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay sa may sabing! Every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi nyong inihihirit sa amin? Chika mo na! Dali! Okay, Morena, yung mga pare-parinig mo, tampaling din. Sayang talaga yung pasalubong, Morena. Nakita ko talaga isang package. Ito,
Ay! Yan! Wala na, last day na niya. Ha? Na, kuya, sorry na. Alam mo ba, kakarating pa lang, meron na kagad akong knock-knock. Wow! So, sinusumbat mo sa akin? Pinaghandaan ka niya, na. Kuya! Make sure lang na matatawa ko dyan. Kuya! Habi, dapat habi, ha? Sige, ano yung lapak mo? Who's there? Kimpi! Kimpi who? Ikaw ay aking minahal. Kasama ko ang may kapal. Ngunit at ako pala ay naging isang hangal. Nagahangal ng isang katulad mo. Ay, asan yung Kimpi? Asan na? Asan? Handa mo lang yung generous mo na eh. Kimpi ko na! Kanina nga! Kalitan na sa aking harapan! Oh, kinapaalis ka sa harapan niya, Nay! Oo! Kimpi ko na! Kanina nga! Ha 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 ha